Good day sa inyo lahat mga fellow campers. Welcome back to our channel. For today's video, we will bring you again to another beautiful campsite. So beautiful that it is being compared to New Zealand. We'll also show you the challenging route going to that campsite. Kaya nga ba ng 4x2? So sit back, relax, and enjoy. Nakaplat na siya. Alam niyo, wala ako na. Kahit na parang na-stroke ka dyan, girl. Good morning! Ito na kami! Palabas na! Yay! Garden na naman! May sunroof na! Gagala na naman si Kurt! Kurt! Kurt, kamusta yung bago mong shades? Kurt! Kurt! Do you like your new shades? Ha? Oh, UV protect yan! Naka wind protect yan! Kurt! Hi! Say hi! Ay! Naliguran ako. Uy! Say hi! Oh! Ayaw! Ah, anong gusto mo? Kakain na tayo! Makikita kami nila Sir Kokoy at nila Sir Ron bago namin nakilala dun sa FB at sa YouTube. Ngayon punta kami ng San Marcelino! Mapanuepe Lake! Yay, yes! Good. Finally! Yung pinakaabangan naming lugar na mapuntahan din. Ang sabi nila, parang New Zealand daw ng Pilipinas. Kasi kami ni Mrs. napuntahan na rin namin yung New Zealand back in 2019, bago mag ano yun? Bago mag-pandemic, talagang swerte namin, nagkabisita namin yung New Zealand. Kaya manghang-mangha kami ni Genda dun sa New Zealand, napakaganda talaga. Okay, so titingnan natin kung talaga bang halos kaparehas ng New Zealand. Siyempre marami rin magagandang lugar dito sa Pilipinas. Undeniable naman yun talaga. Pero yan, titingnan natin. Kaya excited na excited din kami. I have a good news for you. Nandito na sila, Chase! Yes! May kalaro ka na naman. Huwag mong tatakutin si Chase, ha? Ha? Huwag mong tatakutin si Chase. Can I see? What happened? Ano nangyari sa'yo? Ha? Ba't tinaalis mo yan? Ito na kami, nagkita-kita na. Alright, so let's go. So our journey will begin here at NLEX Petron Marilao going to SCTEX. Then from SCTEX straight to Subic, Zambales. Welcome to Subic Traffic. Subic Traffic. So traffic. Dapat 4:30 pa lang nakarating na kami. Ilang metro lang. Ilang oras na? 4:30 na. Wala pa kami doon. Oh, hello Chase! Hello Chase! And from Subic going to San Marcelino. Alam na, nagmumoyos na. And the rendezvous with our guide in Rabanes, Barangay Plaza. Si, ito na si Kuya John. Siya yung guide namin papuntang tatawid ng lahar papuntang New Zealand of the Philippines. Mula sa plaza na yun, dire-diretso lang ang daan. Ayan. Hanggang makita nyo itong dike na to kung saan magsisimula na ang trail. Ah, pababa na kami. Kaya naman dito sa may dike na yan, merong agad madadaan ng river crossing na medyo mababaw lang naman. Gaya ng sabi ng mga 4x4 expert, kapag magre-river crossing, kailangan may momentum at huwag na huwag hihinto sa gitna.
By the way, mga kaibigan, lahat kami pala dito ay naka 4x4. Ako naka Montero, si Sir Coco ay naka CRB, at si Sir Ron naman ay naka Navara na 4x4 din. After ng river crossing, mapansin nyo, lahar na yan, medyo matigas pa naman yung buhangin dito. Medyo may konting kabaring pala kami dito kasi dumidilim na, nawawala na yung araw. Kaya kailangan magmadali. Dito sa part na to, ito na yung medyo malambot na buhangin. Kaya sinabihan ako ng guide namin na medyo distansyan ko siya ng mga 300 meters. Para hindi ako mabitin at huminto sa gitna ng lahar. Pwede kasi ako mabalahaw kung huminto ako. Dito naman sa third river crossing, mapapansin nyo medyo mataas ang approach at ang kanyang exit. Pagdating naman sa sakyan ni Sir Kokoy, hindi naman naging problema ito kahit mababa ang kanyang CRV. Ganun rin kay Sir Ron na nakanabara naman. Ilaan ko kami. Sa mga oras na ito, unti-unti nang nawawala ang liwanag ng araw. Unti-unti nang dumidilim. At ibig sabihin nito, magiging mas mahirap din para sa amin ang trail. In the middle of nowhere. My golly. Pagpasok naman dito sa tree line, medyo naging twisty na ang road. Malalim na ang mga ruts. Itong itinuro ng aming guide na daanan, easy trail lang ito. Iba pa yung mga daanan ng mga 4x4. Kung ang sasakyan mo ay 4x2 at mag-isa ka lang, baka hindi mo kayanin. Kailangan meron ka talagang kasamang naka 4x4. Mas maganda rin kung magdadala kayo ng mga recovery gears gaya ng recovery strap at ng recovery board. Gabi na. Sabit-sabit yan. Into the wood. After 30 minutes or so, mula dun sa rendezvous, narating na rin namin ang Lolit Rodriguez Ranch. Ay, may-ari nito? Hindi. Ah, si may-ari po. Si Madam Lolit Rodriguez po. Ah, siya mismo. Tapos sa kabila po, actually Rodriguez Ranch lahat. Kaya lang, dahil nga mana-mana nilang magkakapatid, ma'am, nahati siya ngayon. Dahil dumating si Ma'am Lolit, dito siya, tapos si Apong Yor naman po sa kabila. Okay. At dahil gabi na rin kami nakarating, di namin alam kung maganda ba itong napagtayo namin ng tent. Buko juice o buko para bukas. Hindi makita. Madilim, ito na nga ilaw. Pagising naman sa umaga, agad-agad kaming kumilos at inilipat namin yung tent namin papunta sa bagong location. Doon kasi sa ibang location na tinignan namin kagabi, marami palang dumi ng baka. At sa tingin namin, magiging mainit dito kapag sumikat na ang araw, kaya naman naghanap kami ng medyo malilim na location. At tama nga ang hinala ko, ito na ang araw. Good morning! Breakfast in where? Mapanuepe. Grounds. Hello, Kurt! Good boy! New location! Evacuate kami kanina. Kurt, on. Hey. Go. Go, go, go. Okay. Ako kukuha niyan. Go. Go, go, go. Ayos ba yung view, mga kaibigan? Ganda, di ba? Kasing ganda ba ng New Zealand? Hala, hindi kinuha. O, mas maganda pa. Hoy! 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 Ayon sa history, mga kaibigan, ang Mapanuepe Lake ay binubuo ng dalawang bayan, ang Aglao at ang Buhawen. At nung pumutok ang Pinatubo, naharangan ng lahar yung daluyan ng tubig dito sa dalawang barangay na to at natrap yung mga tubig. Tanging yung krus na lang sa barangay Buhawen ang natirang nakikita. At dahil sa hindi magandang sinapit ng dalawang barangay na ito, maraming mga kwento ang nabuo lalo na tungkol sa mga elemento. Ayon naman sa isang paranormal expert na in-interview ng GMA, kaya naman daw kumukuha ng tao ang mga elemento, ito ay bilang babala na huwag nang abusuhin ang lugar.
Ayon naman sa isang geologist ng field box, kaya naman daw may mga nalulunod dito ay dahil sa biglang lalim ng lake. Posible rin dahil sa mga estrukturang nasa ilalim ng tubig. Ayun! Ayun, Kurt! Sana! Nasaan yung frisbee mo? Ayun yung frisbee mo, oh! Ayun, oh! Good boy! Sir, may kapitbahay ka na. Kare-kare, pero ready to cook. Preheat na lang pala. Tinamad na gumawa. Manggang hilaw. Bagoong. Partner ng. Kare-kare. At kanya. Siyempre, may malamig na soft drinks. Konti lang. At may dessert. Munchkins. May nagpapakasal dun, oh. What a place to get married, di ba? Kurt? Wow naman! Very good naman si Kurt ang behave! Sinusukla yan! Do you like it, Kurt? No, no, my kisses! My kisses! My kisses, thank you! Very good daw! Thank you, kisses! Sarap ba, Kurt? Tent namin, no, may parang sobra, parang flap sa gilid. Ang purpose niyan para yung ulan, tubig ulan hindi pumasok sa loob. Tapos meron pang ground tarp sa loob yan. Tapos meron siyang tent body. Kasi meron siyang rain fly. May rain fly, hindi siya papasukin. Nakahiwala yung layer ng tent body. So ngayon, update ko kayo dun sa ginawa kong remedy sa aming tent pole. So nakikita nyo, nakatayo na yung aming tent. Kahapon pa yan. So hindi naman siya, andito yung banda eh. Ayun o. Oh. Yun. Ito yun o. Oh. O, diba? So effective siya. Pero meron akong nakitang bagong crack eh. So lalagyan ko pa siya andito. Ayun o. Oh. Bagong crack. Lalagyan ko siya ng dun sa ano, dilaw na pole. Lalagyan ko siya ng panibagong sleeve.
So effective yung ano natin, remedy. Ganda ng view dito mga kaibigan sa Mapanuepe Lake. Kahit si Sir Ron, by the way si Sir Ron, kamustahin natin dito. Sir Ron, yung experience mo lang dito, share mo sa ating mga ka-campers. This is one campsite I want to come back to. Maganda, you have a combination of the beautiful mountains yun, up close in front of you, and the beautiful lake, which is also in a way a river, but yet it's not wet and muddy. Yun. Ang ganda. Which is yung... Ang sarap balik-balikan ito. Yan. Ang challenge lang sa amin is the distance, but I don't mind coming here when the number of days and weekend with holidays allow. Yan. Sabi ko nga talagang makukumpara sa New Zealand eh. Kasi kami nakarating na yung New Zealand, ay talaga naman. Hindi malayo, talagang pwede ikumpara. It is good. It's just ganda, ganda. So babalikan natin to, sir. February 29 daw to 31 babalikan namin. So i-share ko lang yung gamit ni Sir Ron. Yan oh, yung kanyang canopy. Hammock, ganda oh. Ganda ng setup niya, malinis. So ito yung pinaka the best na lugar namin. Nakakamend doon. Magkakatabi kami tatlo, si Sir Kokoy nandoon. Kaya lang kay Sir Kokoy mukhang nababad na sa araw. Pero ganitong oras lang. Konting... Plenty of choices. Oo, tama. Spots. Maraming mapagpipilihan. Kung hindi ka lang masailan, oo. Ang CR nila by the way, nandun. Medyo malayo, pero may ginagawa raw. Dito daw sir, maglalagay sila rin. Bago pa lang CR, di pa gaanong ayos ang walls and roof. Tama. Pero ang bone, mataas. Oo. Mataas at malalaking bone. Kasi ang mayari pala, medyo hirap na rin umupo sa mababa. Yan, yeah, kaya tinaasan niya. Ganda. Okay. Wow, getting ready for tonight's bonfire. Tapos, lechon. Belly lang. Belly lang. Ano tinatayo mo dyan, Mac? Ano to? Tipi. Tipi hat? Tipi hat. Ano siya? Pwede ba si Kurt dyan? Oh, si Chase. Si Chase lang. Oo nga, no? Sorry, mga nakatirang insekto. Aba, matalas ha. Pwede pala yan. Ano may tutulong mo? Gusto mo bang umata ng ano para pumutol? Ha, Kurt? Sige, mata ka na. Para makaputol ka ng kahoy. Ay, hindi abot! Okay. Sa ko'y lalagay. Give! By the way, ipinaalam muna namin sa aming guide kung saan kami pwedeng maglagay ng bonfire. Kaya dito naman kami tinuro. Bawal kasi doon sa may bandang harap kung saan maraming damo. Wow! Okay. Okay. Nakuhanan ko yon. Mga kaibigan, eto na. Papaningas na kami para sa aming lechon belly. Tapos yun, nakaready na rin ang aming bonfire. Mac, okay ka lang? Request mo yan, di ba? So, pagtagan. Gusto ko pa eh. Ayun o. Belly daw eh. Pati yung lag natin. smoke. Ano ba yan? Smoke? Halo-halo na. Smoke lechon belly. Smoke lechon belly. Yung tent is smoke. Oh my gosh. Next time. Sayang ang belly. Tapos, ang ending ng vlog siya. Kaya lahat nakaupo na sila. Yun o. Pumuputok na yung balat. Naboard na naman. Kurt, what's happening to you? Huh? What's happening? Are you bored? Or are you possessed? Ayun na! Ayun na siya! Tingin mo yung mata niya.
Nalilisik na yung mga mata niya. Ayan. Hindi mo ginagawa namin remedy. Kasi for the love of lechon eh. Ayan. Ayan. Meron kaming ano, ano tawag dito? Yung bakal, para siyang stainless ba? Ano? Oo, stainless yan. Na ginagamit for lechon. Kaya lang masyado maikli yung hawakan. Kaya ang gamit niya, long nose. Diba? Next time, anahan natin ang hawakan yan. Oo, oh, yun o. Oh. Sarap po. Oh. Lumutong kaya? Sana lumutong. Pero feeling ko kulang pa siya. Oh, mas masarap pa sa lechon, ano yan? Siyempre, may halong pawis ko yan eh. Maalat-alat. Joke. Oh, wala na ng gana si sir niyang kumain. Eto na siya. Let's see. Kuha mo ang beer. Aba. Aba. Kulang pa tumak. Ayan o. Guys, sinampalukang manok na lang yan. Go! Ayos yun. Sarap yan. Mak. Konti ba? Kulang pa to o. Ayan o. Kung ano. Pero itong gilid, malutong na. Kasi yung hawak kong ano. Dapat kasi yung ano, yung sangkalan. Yan yeah, o, lechon berry. Nagkalasog-lasog na. Yan, salada ang talong. Sawsawan. Tinola. Sinampalukang manok. Ay, sinampalukang kanin manok. Kanin na tutong. Kanin. Kari-kari. Kari-kari. Gourmet tuyo. Gourmet tuyo. And bagoong bagnet. Bagoong bagnet. Oh, bagoong bagnet ah. Yeah. Siyempre, meron ito mama. And 18 years old, batang bata. Wah. Shivas. Sarap. Sarap dito. May batok sa kanya ng bike. Hayop ka kung pasahero mo. Nahulog ako. Nahulog ako sa sobrang katumon. Ikaw pala yun, Mano. Ang balat eh. Oo, oh, nahulog pala siya eh. Bigla nawala. Driver ng car. Nangalabit na ba? Aray ko! Kaya pala nagulat. Ang uwi mo naman, Mama. Kinalabit at may tatanong eh. Sorry, first day ko kasi sa trabaho. First day, ano yung dati mong trabaho? Driver ng car. Nakalimutan niyang ano. Hindi na pala car yun. Apakarulot ka talaga. Oh. Agad. Oo nga. Tapos biglang by sunrise. May fog o. Oh. Ganda o. Oh. Tapos may mga birds. Ayan o. Oh. Mainit yung water sa morning. Malamig yung panahon pero mainit yung water. No? Ang galing. Ayan o. Oh. Mubula. So yun yung mist. Kaya ganun. Oo. Kaya ganun. What kind of fur parents are you? Walk tayo papuntang CR. Isa sa mga essential, especially sa aming mga babae. Yung CR nila, nakaligo na ako dito nung isang gabi tsaka kahapon. Basta nakasara naman tong yerong to tsaka may bantay. Kahit nga walang bantay pag sa gabi, basta nakapatay ilaw mo. Aayusin pa nila to kasi kakabukas lang itong kakabukas lang. Kaya ayan. Tapos, dito mo kukunin yung water. Yan, sa posong yan. Ma. Gusto daw niya magpa-picture kay Kurt eh. Di ba nabanggit mo? Ayan, pa-picture ka na. Pauwi na kami ngayon. Ito si Ate Juvie. Siya yung mag-a-assist sa'yo dito sa kung saan kami nakakamp. Ito.
Magpapicture kayo. Magpapicture daw sila. Gusto daw niya magpapicture. Hi! Jumbo! 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 Makikipaglaro lang naman yan. Ano po, naiinggit po, nagsiselos. Hey! Eh, dinilaan niya. Kurt, Kurt, picture! Picture! Ate, lalabas ka sa YouTube. Careful! Hi! Hello! Hi! Kurt! Kurt! No, no, no! At sa aming paglalakad, meron pa kaming nakilalang dalawang bikers. Morning! Say good morning, Kurt! Ilang taon na, sir? 7 months pa lang. Taga saan kayo? Mandaluyong po. Ah, Mandaluyong. Mandaluyong. Sa, pwede pa mag-joke. Sure. Sa loob, sa labas. Ah, sa loob, sa labas. Taga Mandaluyong kasi. Ah. Okay. Sa labas nga lang. Sa labas din nga lang. Sa aming pagbalik sa aming tent, kasama ang realization na kailangan na namin magligpit at iwanan ang napakagandang lugar na ito. Pero umaasang sa mga darating na araw ay mabibisita pa namin muli. Nakakasing ganda pa rin o mas maganda pa nung kami ay bumisita.